Good morning, welcome back sa aking channel, Rachel's Vlog. Ang atin pong iba-vlog ngayon ay tungkol po sa ating mga nagtiwala sa atin, no, na nag-comment sa ating comment section kay Ma'am DJ Sandogo, kay Ma'am Lida Kilantang, at kay Ma'am Lerex. Madam, ilang week po bago tanggalan ng mainit na ilaw? Sa akin po ay 1 week kasi maganda yung panahon. Pero pag umuulan, binabalikan ko rin sila ng ilaw na mainit. Nilalagay ko rin po ito. Kay Ma'am Nita Glentang po ay shout out sa iyo ng bonggang bongga madam. Ay kay DJ Sandogo, kay Ma'am si DJ, pwede po bang matulungan niyo ko sa pag-aalaga ng manok? Dalawa po kasi ang namatay tapos tatlo po na pilayan. Makikita niyo po dyan madam yung ginawa ko doon sa aking manok na nabansot at napilayan. So, ibibigay ko din po sa inyo yung kung ilang kilo ang na-consume nila. Ito ang ating sisiw na mga bago nating bili. So, yung mga binigay na tips sa akin ng mga kaibigan ko na mga nagmamanukan din ay ibibigay ko din sa inyo kasi naniniwala ko na pagbili pa lang ng sisiw ay dapat nasa tama na. So, ito, dapat mahaba at mataba ang paa ng sisiw. Dapat masigla silang tumuka at dapat namumula-mula ang kanilang mga muka at dapat maingay din sila. So, ayon ang aming pinagbasihan, no, nung pumili kami ng sisiw. Ilagay sila sa maayos at komportable na kulungan. Kung napapansin nyo po mga kaibigan, ng ating kulungan ay kalahating wire at kalahating paleta. Kasi po, ang mga ugali ng manok ay, ng 45 days na sisiw ay lamigin po sila at pagka time na gusto naman nila ng lamig ay pwede silang pumunta dyan sa chicken wire na yan. Pwede silang mamasyal dyan. At pag nilalamig naman sila, ay pwede silang pumunta doon sa paleta na hindi masyado pinapasukan ng hangin. At pwede rin po kayong gumamit ng ipa para ilagay dyan sa kulungan nila para sa ganun ay magkaroon sila ng komportabling higaan. Kasi nag-aano din po yun ng init. So, nakailangan ng ating mga sisiw. Habang sisiw pa sila. Kung wala naman kayong ipa, pwede kayong gumamit ng mga tuyong dahon ng saging. Kung may saging dyan sa inyo. Para sa ganon ay natural siya. Natural at nagkukos din yun ng ingay, hindi lang init. So, para bang pag nakakarinig kasi sila ng ingay, medyo mas gusto nila yung ingay na ganun. At kung magpapakain naman kayo sa sisiw sa unang pagkakataon o pangalawang araw habang hindi pa sila masyadong mahilig tumuka, ay pwede nyong ilagay sa karton yung pagkain nila or ilagay sa dyaryo yung kanilang pagkain. At pagdating naman nila ng 7 days, pwede nyong haluan ng asola yung kanilang feeds. Kasi sa observation namin mag-asawa, yung mga previous niya, yung mga dati niyang alaga, sa ganong time, doon siya nagkakaroon ng mortality. At sa tingin lang namin na nabubulunan sila. So, mas naging okay sa amin yung pagdating ng 7 days ay hinaluan namin sila ng asola. Para sa ganon ay pampatibay na rin ng kanilang katawan yung asola kasi nga po natural at saka organic siya. At pagdating naman ng pagpalit ng tubig ay dapat 3 hanggang 4 na beses natin pinapalitan ang tubig ng ating mga manok at nililinis po din natin yun. At yung vitamins nila nila kahit wala silang sakit ay dapat na pinapainom sila ng vitamins at least once a day. Tapos mga, kasi kami ang ginagawa namin sa umaga hanggang alas 6 ng umaga tapos pinapalitan na namin yon. Yung magmula 6 ng umaga hanggang 10 ng umaga ay mayroon silang vitamins. Tapos yung pagkatapos nun, yung mga sumunod na tubig nila doon ay natural na lang na tubig. Ang importante, malinis yung kanilang tubig, yung kanilang inuminan kasi minsan nalalagyan din yan ng pupo nila. So, importante na linisin yan at saka yung kainan nila, importante din na malinis. At yung kanilang kulungan, minsan kasi nilalanggam yung kanilang pagkain. So, para hindi makaakyat yung mga langgam, ako ay nilagyan ko siya ng used oil yung bawat kanto ng kulungan, yung paa ng
kulungan nila, inilagyan ko siya ng used oil para sa ganun hindi umakyat yung langgam sa kulungan nila. Ayan, makikita nyo, healthy yung ating mga manok. At bibigyan din ko din kayo ng computation kung ilan yung nakain nila from day 1 to harvest nila. At makikita nyo rin dyan kung papano na pag mataba ba o payat yung ating mga manok. Kung papano natin o-obserbahan yung ating mga manok kung payat o mataba. At papano din naman natin hindi maiiwasan yung may bansot sa ating mga manok. So, papano naman natin sila babantayan, aalagaan yung mga bansot para hindi tuluyang mamatay. Ito na yung ating 3 weeks na ating mga chicken. Kung napapansin nyo po sila, ay mayroon silang inaabagan dyan na natural nilang vitamins. Pagka may mga gamo-gamo, mga kaibigan, ay pinapakain namin ang lahat ng ilaw at yung sa loob lang nila, yung aming binubuksan. Para sa ganun, yung mga gamo-gamo ay doon pumasok. Kasi napaka-natural nila yan na vitamins ng mga manok, nakakatulong sa kanila na magpasigla at magpalaki sa kanila. So, kadalasan, tinutulungan pa namin silang kumuha ng gamo-gamo para ipakain sa kanila. Ayan. Napansin niyo mga kaibigan, mayroon pa rin tayong vitamins hanggang ngayon kasi laging umuulan at babago-bago ng panahon, kaya nagdagdag tayo ng vitamins pagka ganyan yung mga panahon. Sa 4 na linggo nila mga kaibigan, napapansin nyo may mga asola tayong pinapakain sa kanila. Tuloy-tuloy pa rin tayong nagpapakain ng asola sa kanila. At hinahaluan din natin to ng mais na durog. Para sa ganun ay bumigat yung ating mga manok. Pero mayroon pa rin talaga silang feeds. Parang sinasubstitute lang natin siya sa feeds nila para sa ganun din ay hindi sila manawa sa pagkain. Kasi ang ugali ng manok mga kaibigan, pagka lagi mo silang binibigyan ng patuka, ay tutuka at tutuka talaga sila. Pag may lumapit sa kanilang tao, matik yun, gusto nila, piling nila lagi silang pinapakain. So, na-accommodate ka, ini-entertain din naman nila yung may-ari na pagka lumapit sa kanila ay pinapakain at kumakain din sila. Kung napansin nyo mga kaibigan, mayroon tayong isang maliit na actually 3 yan silang maliit, yung 2 ay nakahabol pero siya talaga ay hindi nakahabol dahil din siguro sa bata pa siya, no? So binibigyan natin siya ng lugar talaga tuwing magpapakain tayo kasi minsan dinadaganan nila yung maliit, so pagka ganun maaari silang mamatay pag hindi natin yun napansin, hindi natin sila nahawi, no? Kaya kailangan talaga pagka ganyang maliit, binibigyan natin siya ng yung part na doon lang siya para nakakakain siya hanggang sa gusto niya, para sa ganun ay makabawi sila, makabawi siya ng kanyang katawan at hindi siya nadadaganan kasi kawawa naman pagka nadadaganan siya, maaari niyang ikamatay yun. Kaya yan, pilay na nga yan pero still survive pa rin naman siya. Mag-4 na linggo na sila. So, 28 days. Magta-28 days na sila. Ganyan pa rin siya kalaki. Pero, thankful naman kasi buhay siya. Diba? Hindi siya namatay. Sabi ko nga, nung una, nalungkot ako kasi sabi ko, ba't ang liit-liit naman niya? Binukod ko siya, trinay ko siyang ibukod ka. So, mas ayaw niya nung binubukod siya. Mas gusto niya nakasama sila. Kahit na nadadaganan, nasisipa siya. So, binalik ko siya dyan. Ito yung manok namin ng 4 na linggo or 28 days. So, kayo na yung humusga mga kaibigan kung tama ba yung laki sa 28 days nila. Yan. Ang sabi ng iba ay pwede na daw silang pang-harvest. Kaya lang kawawa naman, maliliit pa sila. Yan.
Ang pagkain nila mga kaibigan ay bumili lang kami ng 20 kilos na yung pangsisiw. Tapos nung naubos nila yon, medyo matagal-tagal din kasi nila ang i-consume yon. Nasa 2 weeks din. Pagkatapos ng 2 weeks, doon na sila bumabanat ng pagkain talaga na mas napabili sila ng kain. So bumili kami ng 40 kilos. Tapos yun, sinasabayan din namin siya ng asola at ng mais. Para sa ganun ay bumigat niya at pumuro yung kanyang laman. Kasi ganun din yung ginawa natin ng aking mister. So ayan siya, napakaliksi at napaka sigasig nila, no? Ganyan na po yung aming 28 days na chicken, not 45 days. So sana ay nakatulong sa inyo. Ang ganyan pong kainan mga kaibigan ay pangsisiw lang po talaga yan. Dahil may tendency po yan, nangyari po one time, ang ginawa nila ay pagising namin sa umaga, nakabaliktad na siya. Nakabaliktad na yung aming kainan na ganyan. So, gumawa na lang din kami ng improvised na kawayan para sa ganun, maiwasan yung pagkukumpulan nila at nadudukot din namin sila pagka yung, kasi pagka nagpakain ka sa kanila, nagkukumpulan talaga sila. So, kailangan mabilis paikot yung paglagay ng ano, ng pagkain. Sana nag-enjoy kayo at nakatulong ng konti sa ating pag-aalaga ng manok. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-shout out tayo ng sandali sa ating mga kaibigan na sa mga organic viewers na nanood ng ating previous vlogs, ay mag-shout out muna tayo ng konting-konti. Kay Happy Bill Vlogs, Annabelle Pimentel, Mami Park, Sari Sari Store, Team Park, shout out sa iyo ng bonggang-bongga. Dave and Rose Channel, H Melody, Shing Beast, Mix Flix, Enriquez Romeo Jr., Bugs TV, Maricel Pabillar, AJ Campo, Ilocano at Bisaya. Maraming salamat po. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, don't forget to like and subscribe at mag-iwan na rin ng message sa baba para sa susunod na shout out. Maraming salamat po.